Umakay sa maraming tao ang Kay Jesus May Pag-asa Evangelistic Series ng Cavite Mission, Adventist Young Professionals, and Amicus Public Campus Ministries Federation. Ang tagumpay ng gawain ito ay dahil sa pamumuno ng Diyos sa kasigasigan at pakikisangkot ng mga Adventistang kabataan. Si Milka Joy Matira para sa Balitang May Pag-asa. Matagumpay na isinagawa ang kauna-unahang Cavite Mission Young Professionals and Amicus PCM Federation Evangelism na may temang Kay Jesus May Pag-asa dito sa teritoryo ng Cavite. Sinimula sa mabusising paghahanda ng mga young professionals ng Cavite Mission ang isang linggong krusada mula October 8 to 14, 2023 na ginanap dito sa Life Hope Center Southern Asia Pacific Division sa Silang, Cavite. Ito ay pinangunahan gabi-gabi ni Pastor Bing Alabata at naimbitahan din ang gospel singing group na The Asidors upang maghandog ng mga awit sa mga attendees ng buong evangelistic crusade. Kaya ang una naming goal dito ay gumawa ng isang paraan na relevant sa mga kabataan. Gusto na lang maging relational. Kailan makarelate sila, hindi basta pie in the sky. But bukod sa relational, gusto nila ng narratives, ng kwento. Kaya ang approach, magkikwento ka lang, tapos laging babalik sa relationship kay Jesus. And maganda naman, isang buong linggo, medyo nakita namin nag-respond positively yung mga young generation. Kailangan lahat ng ipinapangaral namin, batay sa banal na kasulatan, umiikot sa ating Panginoong Jesus. Paano kapangyarihan lang na makakapagbago, makakapagdala ng kabataan, ay ang Panginoon. Ang pagpupulong na ito ay pinuntahan din ng mga church planters and pastors bilang mga facilitators. Sila at ang bawat kabataang Adventista sa nasabing pagpupulong ay may kani-kaniyang dalang interest. Masusi silang nag-aral ng mga salita ng Diyos at nagbahagi din ng kanilang mga natutunan at mga maaring maging katanungan sa mga mensaheng kanilang narinig. Sabihan na po ako ng girlfriend ko po, Adventist po siya. Then at that time po or until now po, working student po kasi ako. So, one week po itong activity na to, then iniisip ko po kung paano ko po maisisingit itong activity na to kasi po gabi po siya, ang pasok ko po panggabi. So at this moment po, naka 4 days na po ako dito, wala pa pong absent and sana po makompleto ko po. Kada punta ko po dito is na-enlighten po ako or may mga natututunan po ako or mas nalilinawan pa po. Ngayon, as a non-SDA, interesado talaga akong matuto sa Bible. Madami akong katanungan sa mga friends ko. Tapos dito, yung mga tanong na minsan nahihirapan din yung iba na sagutin ako. Dito ko siya nalalaman. Hindi ko pa siya tinatanong pero nalalaman ko na yung sagot. So like unconsciously ibibigay mo na talaga yung oras mo kahit ay dito may schedule ako dito, pero parang pwede mong i-give away yung iba mong schedule. Basta makarating ako dito, okay lang. Ang mga gabi-gabing mensahe ay naglalayon na mailapit sa paanan ng Diyos ang mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Ngunit maaari ding sumama ang hindi kabataan. Dahil ang mensahe ng Diyos ay para sa lahat. Natapos ang anim na gabi at ang buong Sabbath program sa isang pagbibinyag sa mga individual na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Hatid ang Balitang May Pag-asa. Ako po si Milka Joy Matira, nag-uulat para sa Hope Today and NVC News.